Okay na. Salamat. Ayan, okay na. Salamat. Ah, si Yusu pala magbibigay ng lunch natin ngayon. Okay na. Salamat. Huh? Okay na. Okay. Okay na. Salamat. Fujino, tama ba yung binibigay mo sa kanila? May mali ba? Ang dami mong nilalagay eh. Aabot ba yan hanggang sa huling nakapila? Huh? Lagot, baka hindi nga magkasya. Lagi nagpaplano si Yuzu! Paano na yan? Ano kayang pwede nating gawin? Sige na, tutulungan kita. Ah! Tignan mo, nagpalit ng pwesto si Yuzu at Fujino. Oo nga, no? Ano kayo nangyari? May 10 pang nakapila. Pero ito na lang natitira para sa kanila. Meron akong malaking responsibilidad ngayon. Dapat mapagkasya ko to sa 10 tao. Kung hahatiin ko to sa 10 tao. Okay, ganito kadaming ibibigay ko sa bawat isa. Ayan. Salamat. Okay na. Salamat. Okay. Salamat. Talagang saya-saya ko si Yuzu nagbigay ng lunch. Gusto ko nilang tignan at huwag nang kainin. Naman, nagbigay lang siya ng pagkain gaya din ang ginawa niya para sa iba. Alam mo, kahit na lalaki si Yuzu, napakamitikuloso niya. Bihira ang tulad niya. May carrots, may onion, may pork, lahat ng sahog nandito. Kompleto lahat, ang galing niya. Oo nga. Buti naman masaya ka, kawash na. Okay. Ayos. Tatlong tao na lang. Wala nang problema. Pipila na rin ako dahil konti na lang kayo. Ano? Ang hirap na nga ng sitwasyon. May nangyari pang ganito. Para sa tatlo na nga lang to, tapos may dumagdag pa. Wala na ako iba magagawa kundi pagkasyahin to sa apat. Okay, solve na ang problema. Maraming salamat, Yuzu. So, Cass, natapos din. Alam mo ba na hindi alata na may napagplanuhan ka na para sa mga bagay na gaya noon? Ang galing mo! Ganun ba? Yung iba nga, hindi maiisip yun eh. Tara, kumain na rin tayo. Yuzu, gusto mo ba pumunta doon sa video shop doon sa harap ng train station bago tayo umuwi? Yung bagong bukas na video shop ba yun? Oo, balita ako. Napakadami daw videos at comics doon. Dami pagpipilian. Okay. Magpapaalam lang ako, ah. Okay. Nako, iho. Hindi gumagana yung phone na yan. Thank you po. May problema ba? Hindi daw gumagana ang phone na yun. Ha? Okay. Sa ganitong klase ng situation, mas maigi kong pipila ng fork style. Ano yung fork style? Dapat meron ng isang pila, tapos yung nasa unahan ang pupunta sa booth na unang mababakante. Okay. Dito ko sisimulan ng pila. Ayos! Iba ka talaga, Yuzu! Miss! Miss? Excuse me po, hindi po gumagana yan. Oh, ganun ba? Salamat ha. Buti na lang sinabi mo. Welcome. Dito ang pila, tama ba? Opo. Ang galing naman. Hindi ko malilimutan ang pangyayaring to. Bakit tumumula ang mukha mo? Wala. Asar, wala sa tamang pila si Manong. Wala pa siya mata at hindi niya nakikita ang fork style na pila? Parang hindi ka nakikita ng mamang yun ah. Gumawa pa siya ng sarili niyang pila. Oo nga eh. Nakakainis sa mga ganyang klase ng tao. Para silang walang modo. Sabihin mo sa kanya, pumila na maayos. Dapat pagsabihan mo siya, mali siya. Diba? Oo nga eh. Dali! Gagawin ko na.
Teka, paano ko naman sasabihin sa kanya? Excuse me po, doon po kasi yung pila. Ganun na lang, hindi ko naman siya pwedeng pagilitan habang naririnig ng ibang tao. Yuso, ano pang ginagawa mo? Wala naman. Kung titignan mo yung pila, dapat yung babae nakapila sa likod ko magsasabi sa kanya. Hindi. Ako nakapansin ito, kaya ako ang dapat magsabi. Okay! Yuso, tutunga nga ka na lang ba dyan? Okay! Magsasabihan ko na siya! Pero teka, kung pagsasabihan mo siya sa dapat niyang gawin, alam ba naman niya kung ano yung fork style ng pagpila? Mukhang problema nga yun. Mukhang wala talaga siyang manners. Mukhang hindi siya madaling makaintindi. Eh paano kung habang nag-uusap tayo dito, ang taong yan pa mas maunang gumamit ng phone? Nakakainis yun, hindi yun fair sa mga nakapila. Hindi ko hayaang mangyari yun. Kung ganun, dapat na siyang pagsabihan. Ngayon na, lalo lang tayo nagtatagal dito eh. Ha? Ikaw ang magsasabi? Hindi, ikaw! Akala ko naman nag-volunteer ka na. Lakasan mo, low mo. Di ba ikaw nagsuggest ng fork style na pagpila? Dapat magpakalalaki ka na at sabihin mo sa kanya na pumila ng tama. Oo, tama. Correct ka dyan. Ay, natatakot lang kasi ako na baka mapahiya ako pag hindi niya ako pinansin eh. Dali, Yuso. Gawin mo na. Tandaan mo, kakampi mo ang ustisya. Sige, kaya mo yan. Wala nang atrasan. Kailangan ko nang sabihin. Excuse me po! Doon ang pila! Oh? Hindi ka pwede matuwag sa pagkakataong to! Pag ang susuko, kaya mo yan, Yuso! Kailangan ka pong sabihin! Doon po kami nakapila! Bakante na lahat. Pwede lang gumamit. Sige pa. Nagpakahirap ka dahil lang sa wala. Okay lang yun. Sige, na lang tayo mamaya. Basta ang importante, nakagamit ang phone yung babae. Masaya na ako doon. Ikaw ah, siguro may crush ka sa kanya, no? Ayan, tapos na. Tumawag ka na sa inyo pagkatapos bumili na tayo ng comics. Okay. Naman, nakakapagod na to, ha? Ayoko na. Ata Shinji! Naku! Napakaganda ng mga pulang rosas. Napakaganda ang pagmasdan. Ayos! Ayan! Hindi na ito mahuhulog for sure. Ang mag-ila na parehong maparaan! Uy, dito po! Baka maubusan kayo! 50% off ang lahat ng ladies magdala! Mrs. Tachibana, narinig mo ba yun? 50% off na lang ang lahat ng branded na ladies bag. Ay, tara, oo ba? Sugod! Tabi! Tabi! Alis! Akin niya! Hoy! Mrs. Tachibana, tingnan mo. Ang ganda, no? Oo, at ang elegante pang tingnan. Pero, masyado yata mahaba yung strap. Oo nga, no? Subukan mong i-adjust yung strap sa ibang butas. Pero ito na yung huling butas eh. Wala na to iiksi pa. Ay, sayang naman. Ang ganda pa naman ng style nito. Oo nga! Re-remedyohan ko lang to ng konti tapos ayos na. So, paano yun? Daragdagan ko na isang butas para i-adjust yung strap. Ha? Huh? Gagamit lang ako ng isang matulis na bagay para butasan ang strap at i-adjust ito ng tama. Seryoso ka? Bubutasan mo ang bag na branded? Magawa ko na lang na paraan. Sayang naman kung hindi ko itong bibilhin dahil ang mura na lang. Mrs. Tachibana! Maraming salamat po.
Mrs. Tachibana, bubutasan mo ba talaga ang bag na yan? Siyempre naman. Kahit anong bagay, kayang-kaya kong remedyuhan. Diyan ako expert. Dito na nga. Magiging sakto na ang haba ng strap nito. Iba na talagang maparaan. Mama, tignan niyo po ito! Ano pong ginagawa niyo? Nabili ko kasi ng selang bag na to, pero masyadong mahaba ang strap. Ganito kahaba yung sobra. Over naman ang haba niyan. Parang latigo nga sa haba eh. Look! Umahampas nga sa akin, oh! Patingin po. Hindi niyo kasi tinignan na mabuti at basta niyo nalang binutasan. Kung paano lang kasing ginawa niyo pag-repair eh. Akin na yan! Huwag mo nga akong pangunahan. Pagkatapos kong remedyohan to, sakto ng haba nito. Ano pong niremedyohan niyo? Dahil nakaka-istorbo ang super duper long strap at kailangan lang gawin ay ganito lang, ganito lang. Oh, see? Take a look. Pangit. Pinulupot ko na lang. Lalong pumangit. Eh, di gumamit ang patali. Yak, tagabundok. Tibali na. Tsaka na lang ulit. Okay, ano yun? Po? Di ba may sasabihin ka sa akin kanina? Ah, opo, meron nga. Tingnan niyo tong blouse na to. Ang cute po, di ba? Nabili ko super sale. Parang sobra namang haba ang sleeves. Yun nga din yung napansin ko dito eh. Pero hindi naman problema yan. Ginawan ko na rin kasi to ng paraan. Ito po, tinupi ko na yung manggas para maging maiksi. Ayan, may double sleeves na ako. Ang ganda. Oh, may pa-double-double sleeves ka pa. Pwede na po itong pagtsagaan. Pwede na. Sira ka talagang bata ka. Kung ano-anong kalukuhan naman kasi ang nasa isip mo eh. Oo nga, no? Kung aayusin natin yung gamit ang glue, baka magmukhang double sleeves nga. Megan, subukan natin. Baka gumana. So, hindi na kailangan natin putulin pa yung manggas. Oo, that's it! Ganun na nga. Gawin na agad yan bukas. Don't forget, ihanda yung glue. Ayos! Hili ko talagang remedyohan ng anumang gamit. Gaya nito, kailangan ko din pag-isipan ng maigi kung ano dapat gawin sa bag ko. Magagawan pa po yan ang paraan. Oo nga. Ganito na lang kaya ang gawin natin dito. At ganito naman po dito. Ay, talaga naman. Ano bang iniisip na mag-inang yun? Ang slow ko naman. Experience. Paano ko kaya basahin to? Tingnan ko nga sa dictionary. Simula sa letter E. Ah, dumudulas ang kamay ko. Okay, ganito na lang. Tikit-tikit yung papel. Hindi ko mapaghiwalay. Ang hirap na mailipat ang dictionary dun sa page na kailangan kong buksan. Ah, alam ko na. Pag medyo gusot nga pa ng pages gaya nito, mas madali na itong ilipat. Kung ganun, ang letter E ay... Ayan, ang bilis! Ayos, isa akong genius! Ang galing ko, no? Naisip ko yon. Oo nga, kung lahat ng page lalagyan ko ng konting gusot, mabilis ko na itong maililipat sa susunod! At kung mas mabilis ilipat yung mga page, mas mabilis din ako makakapag-aral! Ate! Ano yun, Yuzu? Gusto ko kasing humiram sa'yo ng dictionary, kaya pumasok ako sa kwarto mo. Pumasok ka doon na hindi ka man lang nagpapaalam? Ate, ano ba nangyari dito? Gusto ko kasing mailipat ng mas madali yung pages ng dictionary, kaya ginusot ko lahat, tapos naging ganito ang itsura. Ha? Hindi na nga flat to, eh. Ang hina mo talagang bata ka. Kung ganito ka kapal ang diksyonary, paano mo ito malalagay sa bag mo? Alam ko na. Ano kaya kung lagyan ko ng
tali dito. Ano, okay na? Oo nga, Mekan. Tama yan. Nakakabit pa yung tali. Ibuhol natin ng ganito, ha? Mukhang pwede po yan. Ano kaya kung dito naman? Oo nga. Bahala sila. Ay, pareho naman eh. Sila mapalaan eh. Ata Shinchi! Ata Shinchi! Ata Shinchi! Ata Shinchi! Ata Shinchi!